What's up sa mga ka-home record dyan? Well, you know, nandito tayo sa bus, sa isa sa mga buses ng Eset Go. Maraming salamat Eset Go sa pag-sponsor sa isang bus. Tingnan nyo, dahil nasiraan kami ng truck, ito nang ginamit namin pang karga. Ganyan ang pagmamahal namin sa bayan. Si Makagago ay San Pableño, pero tangina, pumunta pa ako dito sa Manila to help, bro. That's how we love this country. That's how we love these people. That's how we love these people, man. Look. Ito, syempre, hindi sa atin yan. Hindi sa amin yan. Yan ay kay Idol Marcos. Andami mo sinasabi sa akin. Tama ka dyan. Tama ka, Marcos. Ikaw yung promotor ng Gago. At ako yung gago mo. Ako yung mas mababa sa'yo. Tama ka dyan, Marcos. I'm with you, man. Pero, you know, I feel your presence. Isipin mo, bro. Nararamdaman kita. Tulad ng sabi mo, magkikita tayo pagkatapos ng COVID, iinom tayo ng kape, di ba? Ayan o, nararamdaman na kita, man. I am starting to feel your love, Marcos. Pero huwag ka mag-alala, bro. Sobrang andaming natutuwa din tao sa'yo dito, although wala yung, kahit wala yung ano mo, stage presence. You know, everybody loves you. Maraming salamat sa mga. At yan, o, pakita mo, bro. Ayan, ibinababa na lahat ng mga tulong na binibigay namin sa mga tao. Although matindi ang mayor nila dito, si Mayor Isko, pero still, alam nyo yun, kailangan at kailangan pa rin ng tulong. Isang bansa lang tayo, magtutulungan tayo. That's how it works. Maraming scene ngayon eh. Like, sinasabi lagi ng mga tao na marami pa rin hindi bumibilib, marami pa rin hindi naniniwala. Mate, ang sa akin lang, kay Makagago lang ha, wala akong pake sa tiwala, paniwala nyo, paniniwala nyan all. Ang sa akin lang is makatulong talaga kami. Ako at ang Extreme House, we are literally helping, bro. We are risking our lives. This is fucking, you know, dangerous for our health, man. For everybody, for everyone. But look, we are here, man. To serve you. Tangina, man. How much money does this cost? Sa totoo lang, wala akong nakukuha sa ganito. Alam niyo yun, it's not about flexing every single time. It's about on how you flex your work, how you flex your love, man, to the people in here. That's how it works, bro. Ganun ako, at ganun ako kasaya for this. Ganun talaga ako kasaya. Masaya-masaya ako. That's how it works. Sige na, upo ka na dyan, Kevin. Upo ka na dyan. Marami pang susunod sa amin, ha. Every week kami mamimigay. Kasi marami pang nakalaan dito. 10 milyon yung nandito sa na pera namin. Sana naman gayahin din tayo, gayahin din ako ng iba't ibang mga YouTubers. Because you know, ang dami-dami dyan na mas mapera pa sa akin, mas marami pang views sa akin na pwede naman tumulong pero they never help. Bakit? Kasi mga pussy. Ang gagaling lang magsalita sa social media, mga stupidong rapper na nagsasabi, 24 bars challenge on mate. This is not the right time to do that, bro. Fucking help! Kahit may 5,000 ka dyan, mate, help! Di ba? Ba't ka ba sumikat? Paano ka sumikat? Dahil sa mga tao, dahil sa mga yan na nanonood sa inyo, man. Ayan yung credibility, bro. Tapos, mga kupal, magka-question pa kayo. Ang dami nyong questions sa mga isip nyo. Totoo nga ba to? Mate, this is real. This is real life, bro. We are here for the love of our country. Kahit itong driver natin, man. Nandito siya. I love you, dog. Yes, sir. You know, that's what's up, bro. Bababa na tayo and magre-repack ba tayo dito? Or parang, hindi tayo magre-repack. Dire-diretso na to. Dire-diretso lang. Dire-diretso. Dire-diretso lang to kasi, you know, mas mahirap din, syempre, delikado itong ginagawa natin mga ka-home. So, hahayaan na natin sa ating mga tunay na frontliners ang trabaho. Kaya mahal na mahal natin yung mga yan. Sila magre-repack, sila magbibigay sa mga tao dito. Mate, para sa mga tao ng lungsod ng Manila na kinasasakupan ni Mayor Isko Moreno, mahal na mahal namin kayo. I am really hoping, me and my Extreme House family, we are hoping na maramdaman nyo yung extension ng mga braso namin sa inyo by just, you know, receiving yung konti naming donasyon sa inyo. Ganyan namin kayo kamahal. For real. Marami pa kami mga city na pupuntahan. Abang lang kayo, man. Kapit lang tayo. Magtiwala tayo sa gobyerno na. Our government works. But then, again, mahirap. Sobrang hirap na sitwasyon. It will take time.
But if we help each other, like what we are doing now, life is easier. That's what's up, guys. That's what's up. That's the reality of love. One love, good fucking vibes. Let's get it, man. One love. Let's go. Meron kaming 200 na sako ng bigas na ipapamigay dito. Si Makagago together with his family again, Extreme House. You know, we are here sa Manila to help again. So, nasa na kaya yung... Yes, alam mo, Makagago, long leg! Hello, hello. Rock and roll! Yes! Oh, no. Tulad niya na sabi ng kaibigan ko si Marcos, pakita mo naman ang kanya. Si, nandyan din, ramdam ko rin si Idol Marcos kasi nagkasabay pa yung mga tulong namin. So, you know, wala man siya dito physically, pero ramdam kita, Idol Marcos, man. I feel you, guys. You see, nagre-risk kami dito lahat. Lahat kami dito may pamilya. Lahat kami dito may mga anak, merong mga tao na may mga edad na, you know. Pero look, may mga pera kami, bro. But then we are risking our lives for you. That's how it works. Pakita natin na yan, dinadala na yung mga bigas na bigay namin. As you can see, nasiraan kasi yung truck na nag-deliver dun sa Quezon City para sa amin. So, ang ginawa namin is sa mga sasakyan na lang na, sa mga pick-up na lang namin, dinala, sa mga sasakyan namin kinasa yung mga bigas. Kasi sabi ni Yorme, dito na lang daw sa bagsakan na to, ilalagay lahat ng tulong na marereceive na ng lungsod ng Maynila. So, that's what's up. Yorme, long live. Makikita na kita mamaya. At nararamdaman ko dito na mahal ka ng mga tao. That's true. Pero Marcos, man, nararamdaman kita. Kaibigan Marcos, nararamdaman kita. Nararamdaman talaga kita. Malapit tayo magkita. Tulad niyo sa akin. Magkikita tayo soon, man. Magko-coffee tayo, tapos ano, we can do something else, man. Yo, maraming mga kahombre natin na nagmamahal sa atin dito, man. Because we are actually helping every single time, you know, kahit sa San Pablo City, Laguna. But dito, inuulit ko, kasama ko ang pamilya ko sa Extreme House. I am so proud of my family, man. Kasi talagang ginagawa nila lahat to help. It's crazy. We are a lot in here, bro. Pakita mo yung mga tao dito, man. Ang daming frontliners, bro. See? Pero unahin mo. That's how much we love these people, man. Ganun yun, bro. Ganun yun. Let's go. Yo, syempre, umasok na tayo sa City Hall kung saan makikita natin si Yorme Isko. Ito, pataas pa lang kami. Nandito yung iba't ibang klase ng sako ng bigas na probably papamigay, i-distribute ni Yorme.
dito sa kanyang lungsod. Medyo, syempre, kailangan pa rin natin i-practice ang social distancing. And, you know, medyo seryoso tayo dito because we can't joke around kapag ka nandito, kapag kaharap natin ang mayor. So, you know, let's see. Lalo na kapag ang mayor ay karespe-respeto. Kailangan natin mahalin niya till the end, tulad ng mayor ko sa San Pablo. I love you, Mayor Amanda, man. Forever. Nakita ko yung ginagawa mo. Tama-tama naman si Yorme na nasaan na nga ba ang mga senador? Nasaan na yung mga kupal na yan, yung iba mga mayor na hindi gumagalaw, mate? Alam niyo, ngayon kayo kailangan ng taong bayan. So, you need to prove yourself every single time. Lalo na ngayon, sa sakon ng ganito. Excited na kami together with my family, Extreme House. Na makilala si Yorme, makita siya. Siyempre, para na rin masabi na meron kaming naiambag sa kanya. And yun, para pampalakas lang din ang loob ni Yorme. Yun. So that kahit pa paano, sa maliit na bagay, 200 kaban ng 200 sako ng bigas, nakatulong pa rin kami. That's what's up, guys. One love. See you guys sa taas. Thank you, mom. Yo, what's up sa mga ka-hombre ko dyan? As you guys can see, malupit na to, man. Nandito na ako sa bulwagan ni Idol Isko Moreno, kung saan dito niya tinatanggap ang lahat ng mga sumbong sa kanya at ang mga gustong sabihin ng mga tao sa kanya. Dito niya tinatanggap yun. Grabe, man. Ramdam ko dito yung trabaho ni Mayor Isko. God. Nakita niyo naman siguro sa montage namin. This is crazy, bro. So, yun, bali, iniintay lang namin si Idol Isko Moreno. Siyempre, nakarating si MG dito sa position na to ngayon. Dahil sa mga tropa ko, sa pamilya ko, sa Extreme House, sa pamilya ko na sa party list na RGI Alakdan, at siyempre, sa SFGO. Maraming salamat sa inyo sa pagtulong sa amin para makaabot dito. Para maipaabot namin kay Mayor Isko Moreno na nandito lang kami sa likod niya. At sumusuporta kami sa kanya. Kasi yun o, ganun kami. Iisa-isahin namin ang mga bayan kung saan, you know, kailangan tumulong and all that. Titingnan natin. And then syempre, yung pinaka-last ko will be my own city, San Pablo City, Laguna. Alam ko na tinatawag niyo ako dyan. Pero pasensya na, nandito ako sa Manila ngayon. I'll be back soon and I'll be helping you guys as well. Together with my family. So yes, hintayin lang natin si Idol Isko Moreno. We can talk to him, and that's what's up. Let's get it. Yo, bali, kasama natin si Idol Yorme ngayon. And, syempre, grabe, man. Sa totoo lang, kita ko na sobrang hirap na si Mayor dito. Kasi, this is crazy, man. Sobrang lahat ng responsibility na sa kanya. And, nakita natin yung inilive niya. Na medyo nahihirapan siya. So ako, together with Extreme House, you know, tumulong kami para sa lungsod ng Maynila. At marami kong salamat dahil hindi kayo nagsasawa na tumulong sa ating sabay. Yes, grabe. Mayawang Diyos. Grabe. Yorme, wag ka makakasakit. Parang inaantok si Yorme. Dito kasi ako nakatira. Grabe. Since day one. Grabe, this is crazy, man. Dito ako nag-stay. Grabe. Ibalik. 24 hours ang bugyan. Yawan, Diyos. Yes. Yorme, thank you sa inyo. Thank you. Nasa likod lang ni Yorme. Si MG, Extreme House, man. You know, tutulong pa kami. Thank you. Bibigay pa kami ng iba't ibang relief goods. And all. Any help will do. Salamat. Hindi ko kayo makakamayan. Salamat po. Thank you. One love, man. We out. Yo, what's up sa mga kahombre ko dyan? Hi, finally, nakauwi na kami. And
nakapamigay na kami ng mga ng 200 sakong bigas sa Manila. Dapat 300 sako yon, kaso lang nasira yung delivery truck namin. Nakita nyo naman, medyo nagkaroon ng hassle, pero nakayanan pa rin kahit papano. Ngayon mga ka-homebrew ko, gusto kong pasalamatan ng tuluyan talaga. On behalf of my family, Extreme House, si Mayor Isko Moreno. Mayor Isko Moreno, pucha, grabe, iba, iba ka man. Mga ka-homebrew ko, kung makikita nyo si Mayor Isko Moreno, grabe. Ako si Makagago, what's up man, hindi naman ako naiinggit na may mayor ang Maynila ng ganyan. Kasi yung mayor namin sa San Pablo, ganyan din. Si Mayor Amante. Ganyan din siya. Ganyan din siyang kabait sa aming mga San Pablenyo. Pero ito, man, ramdam na ramdam ko. Tulad ko, swerte ako sa mayor ko. Swerte ang swerte din kayo, mga taga-Maynila, sa mayor nyo. Grabe. Mga ka-hombre ko, alam nyo yun. Pugtong-pugto yung mata niya. Wala siyang tulog. Nakakaawa. Alam nyo, sabi niya sa akin, 3 linggo na akong walang uwi-uwi. Sa 3 linggo, parang 2 or 3 times niya lang nakita yung family niya. 3 times lang. Grabe mga ka-homebrew ko, isipin nyo, sa gitna ng virus na to, talagang nakipagkita siya sa amin. Nandun na tayo kasi syempre, isa kami sa maraming naibigay sa kanya na tulong. Kaya hinarap niya kami. At dahil syempre, kilala niya rin si MG. Pero still, like, na-appreciate ko yon. Ayun, yung ganun tipo ng tao mga ka-homebrew ko, hinding-hindi nyo yan makikita sa lahat ni eh, sa lahat na nakakasalamuhan nyo every day of your lives. Mayor Isko Moreno is just one of a kind. He is just something else, man. I love him. And you know, sobrang respect sa'yo, Mayor Isko. You are the man for real. Mga ka-homebrew ko, sa San Pablo naman, ang tulong ko is maybe after na nitong COVID. Kasi syempre, hindi ako makauwi due sa lockdown. Pero, you know, it's gonna happen. I'm very, very excited na sa mga susunod na mangyayari. Dahil makikita namin ang iba't iba pang mga mayor. Dahil pupunta kami sa iba't iba pang lalawigan dito sa Maynila para tumulong. 10 million ang kaban namin para sa charity at sa tulong. So, we can do that. Ako at ang Extreme House. Grabe mga ka-homebrew ko, nabago yung emotion ko. Alam nyo, hindi ko magawang maging tarantado, hyper. Kasi alam nyo yun, nasa puso ko yung itsura ni Mayor Isko. Tang ina. Nung magkaharap na kami, talaga mga ka-homebrew ko, talaga luluhuran ko siya. Talagang sa ano ko, sabi ko, putang ina. Ito pala talaga ang pagiging mayor. Ito ang tunay na mayor. Grabe, left, right, trabaho, trabaho, trabaho. Hindi na natutulog. Nakita nyo, nakapambahay siya mga ka-homebrew ko. It's crazy. Grabe. Mayor Isko Moreno man, sana, alam mo yon, ingatan mo rin sarili mo kasi talagang pigam-pigam-pigam-piga ka na. God. Sigurado si Mayor Vico Soto, ganyan din. Makikita rin namin siya soon. Iba. Anyway, maraming salamat sa suporta nyo lahat. See you guys soon at sa susunod namin na video, vlog. That's it. Makagago, what's up man? Extreme House. Let's get it, cuz. We out. One love. Tara, let's go.